Leonida Patrolia and family, Pilarzita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Darren and Rem Aceveda, Aceveda family, Efren Alcover and family, at Veronica Rivas and family. Panalangin para sa natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sibel Dialim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Cram, Emmanuel Bueno, Emmalyn Tamayo, Romeo Rigacho Jr., Betty Ong, Peli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Nilbagyo, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emelia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon Family, Balecer Family, Eileen Daliwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Daniel Ganueles, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Thelma Vertirbo, Jill Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Zia Angela Cachedo, Annabeth Luz, Kyle de la Cruz, Ignacio Javier, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Lei Eranista, Angelito San Gabriel Acompañado, Aurora Agudo, Maricar Jagyo, Romel Coronel, Raymond Lauron, Manuel de los Santos, Erlinda Alberto, Melesio Bulong, Melda Sumagpaw, Eufemia Poblete, Aurora Guzman, at Ritzy De Leon. Panalangin para sa natatanging kahilingan ni na Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gilliet Yupanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Therese Dizon, Rosalina Aguere, Felisa Casamayor, JC Buluran Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nalita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orchidia and Sean Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor, at Angelita Manlutak. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Juvencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzalez, Adelberto Gonzalez, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedreño, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia Pisi, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Endaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Genara Rodriguez, Jeronimo de los Santos Rimundo and Paulina Aragoza, Joel Bantaran, Erwin Desmanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Renato, Pedro Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Chris Santos Santos, Jay Kendrick, Michael Rubia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lazaga, Rowena, Elioterio, Joseph, Cesar, Virginia, Josefero, Alberto Tambong, Josefina Cachedo, Leocito, Adoracion, Romeo, Catherine,
Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bonayon, Marcelino Manapol, Rosario, Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Sonny Amancio Sr., Corazon Briasa, Hansel Delantar, Marcelino Astoveza, Sidney Zamora, Danilo and Rolando de los Santos, Larlin Pontanieles, Melinda Domingo, Reynaldo Bosarele, Rufino Ramirez, Quintin Angeles, Orlando Amador, Dante Capispisan, Aurora Francisco, Remenick John Rodriguez, Maurito Mikay, Rosario Arquiza, Eugenio Penaredondo, Rolando Reyes, April Rose, Jose Noli, Elmer, Enrico, Ellen, Noli. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa na biktima ng sunog sa Carvajal Street, Binondo, Manila at ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahayan. Lumuhod po ang lahat para sa Oracio Imperata. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa ligim ng kadiliman, mula sa ligim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo, kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kulungkutan, kagalakan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagahaling kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad. Ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa anak, sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparalang sa unang-unang, ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Ngayon muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan
Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Inupulit ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, sariling namin amang makapangyari. Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Alamang ang banal, Panginoon Jesus Kristo, kasama ng Espiritu sa lahat ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Hindi matanggap ng mga palalo ang mga taong matuwid, sapagkat ipinamumukha ng mga matuwid sa mga palalo ang kanilang kasamaan. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautosan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukan nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na atin pong itutugon. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas.
Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak, sa aking dalangin ngayon'y binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalan ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang pagkaingit at pagkamakasarili ay nagdudulot ng mga pag-aaway at di pagkakaunawaan. Ngunit ang sinumang sumusunod sa turo ng Panginoon sa kababaang loob ay nabubuhay sa paglilingkod at kapayapaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumungan ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Tayo'y tinda
tawag ng Diyos upang magmingming ng lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." Hindi nila naunawaan ang sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy po sa ating pakikinig mula sa pahayag ng mabuting balita kay San Marcos. Balikan ko lang po ng kaunti no, yung ating narinig na ebanghelyo nung nakalipas na linggo. Doon ay sinabi o tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino raw siya ayon sa mga tao. At ibinalita o sinabi naman ng mga alagad na sabi nila, kayo daw po ay isa sa mga propeta, kayo daw po si Elias, kayo daw po si Juan Bautista. At doon ay tinanong din Jesus, "Eh kayo, sino ako?" "Kayo ang Kristo, ang Mesiyas." Ito ang sagot ni Pedro. Ito ang sagot ng mga alagad. At doon, mula noon, ang sabi ni Jesus, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang pagdaraanan ng anak ng tao. Siya ay itatakwil na matatanda ng bayan, ipapapatay, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi din ni Jesus, ang sinumang nais maging alagad, dapat sumunod sa kanya, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yun ang itinuturo ni Jesus sa mga alagad at ipinaalala din sa atin nung nakalipas na linggo. So tandaan niyo po ha, una nang ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanya pong pagdaraanan at maging ang pagdadaanan ng mga gustong sumunod sa kanya. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, sabi po dito nang sila ay dumating doon sa kanilang paglalakbay, sinabi niya na ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Naintindihan ba? Narinig niyo naman.
Uy. Okay. So, pinapaliwanag ni Jesus, ha? Ngayon, ano ang nangyayari sa mga alagad? Bakit natanong ni Jesus, ano bang pinagtatalunan ninyo? Tandaan niyo ulit, ha? Ipinaalam ni Jesus kung ano ang kanyang pagdaraanan, paghihirap, pagkamatay, at pagkabuhay. So, hindi ito inunawa ng mga alagad. At ano ang nangyayari? Nag-aaway-aaway. Opo, hindi naman siguro yung nagsusuntukan, no? Pero may pagtatalo. Kasi ang sabi ni Kristo, ang tanong niya, ano bang pinagtatalunan ninyo? Para bang, di ba, nag-i-emote ako tapos kayo nagtatalo-talo dyan? Hindi kayo nakikinig. Kaya hindi nyo naunawaan. Sabi dito, hindi sila kumibo kasi ang pinagtatalunan ay kung ano o kung sino ang pinakadakila sa kanila. Na po pwedeng magandang pagnilayan natin ngayon ang tanong ni Jesus sa atin, ano bang pinagtatalunan ninyo? Hindi ko alam, no, kung ano ba sa inyo, sa mga naglilingkod sa simbahan, sa lector group, sa kopradiya, sa lay minister, sa MBG, ano bang nandito dito pa? Sa Kristan, ano bang pinagtatalunan ninyo? Na magandang masagot kasi natin to at maamin din natin, maako natin na ito talaga yung dahilan. Anong pinagtatalunan natin? Sa bahay ninyo, sa opisina, sa kongreso, yan. Sa pamahalaan, ano ang pinagtatalunan natin? Budget daw. Eh, wala daw pera. No? Pero isa yun, di ba? Pinag-aawayan sa loob ng pamilya, pera. Bakit pera ba talaga ang pinagtatalunan? Yun ba talaga? Tingnan natin. No? Sabi po dito, sa unang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, sabi dito, no? Sabi ng masasama, tambangan natin yung mga matuwid. Kasi hadlang sila sa balak natin. At ano bang binabalak ng masasama? Eh, naipapamukha daw kasi sa kanila yung kamalian nila. Kaya, inaaway nila yung mga mabubuti. Sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magkakaroon ng kaguluhan. So kung sinasabi ni Kuya, pera ba talaga ang problema? Ang punot dulo? Hindi ba yung inggit? At yung sinasabi dito na ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban, hindi ba yung masasamang nasa? Yung mga personal na intention? Kaya kayo naglalaban-laban. Kasi meron kayong minimiti na hindi ninyo makuha kasi meron kumokontra. Sabi nga po ni na isang na nabaviral, no? Hindi ito laban ng kasamaan at kabutihan. Laban ito ng kasamaan at kadiliman. Kasi hindi mo talaga ma-identify na. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga ang may mabuting intensyon? Bakit may mga debate? Bakit may mga usapin tungkol sa budget, sa pera? Talaga bang ang layunin ay maprotektahan ng pondo ng bayan? O dahil gusto lang nilang sila ang makakuha ng pondo para sa darating na eleksyon, may pondo sila? Kung sino yung parang sumisikat, kung sino yung sa tingin nila number one sa survey, yun ang titirahin. Yun yung hahanapan ng butas, ng kamalian. Eh, halos sila-sila din naman. Sige, baka masyado kayong na-overwhelm. Sa loob ng bahay, bakit may alitan? Bakit kayo nag-aaway-aaway? Matatanda na, pero yung alitan ninyo, yung inggitan pa rin. Yung feeling ninyo may favoritism. Kaya tumanda na,
hindi pa rin makamove on. May mga apo na yan, hindi pa rin makamove on sa mga alitan at inggitan. At yung mga magulang, tumatanda na ngayon ang pinag-aawayan kung ano ang maiiwan at sino dapat ang makakuha ng mga iiwan. Anong pinagtatalunan natin? Sino magiging pinakamayaman? Sino magiging pinakamagaling, pinakamaganda? Na dibali ng may masagasaan, dibali ng may masaktan, dibali ng may maagrabyado, basta kung ano yung gusto ko, yun ang makukuha ko dapat. Sana no? Maturuan natin yung mga batang ito kung paano pinahalagahan ni Jesus yung ugali ng mga bata na ipinaalala sa mga alagad. Ito, tingnan niyo yung mga bata. Bakit ba pag tumatanda, nakakalimutan natin yung ugaling bata na masunurin, mapagbigay, maalalahanin? Bakit pag tumatanda na, nagiging makasarili? Swapang. Kaya tinan nyo, tumatanda tayo, hindi tayo nagiging masaya. At lalo, tinan mo, sa kagustuhan mo na umangat sa lahat, ikaw ang nagmumukhang tanga. Sa kagustuhan mong maging pinakadakila, pinakamagaling, ikaw tong hindi makuha-kuhang maging masaya. Ito yung itinuturo sa atin ni Jesus na nawa, mapagnilayan natin at nang sa ganun, matutunan din nating i-let go na. Tama na. Tapusin na natin, putulin na natin yung cycle ng galit, papasa mo yung galit, maiinggit, mauuwi sa away. Hindi ito magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon na tayo na mga gusto nating sumunod sa Kanya. So pag-isipan natin ng mabuti, pagdasalan natin ng mabuti. Dahil ang gusto naman ni Jesus, makasunod tayo ng maluwag sa ating kalooban. Hindi pinipilit, hindi pinipwersa. So muli, pag nilayan natin, ano ang tanong ni Jesus? Ano bang pinagtatalunan natin? Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nalaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangmatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli nilang matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak. Noong lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso at relihiyosa ang simbahan, tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masupo ang mga huwad
na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, physical man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinapala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna sa taitaasan, pinagpala na parin. Pangalan ng Panginoon, Hosanna sa taitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo po kami ngayon. Tawarin mo
Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng salib. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Good evening, Father. Para sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling.